malawak ang karanasan ko, malawak ang kaalaman ko, at patuloy na nag-aaral ako. At marami akong mag-contribute sa bayan. Sa edad na 75, si Juan Ponce Enrile ang pinakamatandang kandidato sa pagka-senador. Mahigit 20 dekada na rin siyang nanungkulan bilang senador. Ano pa ho yung kulang? Ba't kayo tumatakbo na namang muli? I want to revisit EPIRA. I want to revisit yung mga loads na nawawala sa mga telcos. I want to revisit yung anti-competition law na in-author ko pero na-downgrade. Hindi nagagamit ngayon. Merong batas pero hindi umaandar. I want to revisit reformation of that ID in 1997 sa Internal Revenue Code. Okay. And then and many others that has to be done. Itinalaga siya bilang defense minister ni dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1970. Ang pag-ambush kay Enrile noong September 22, 1972 ang isa sa mga ginamit na dahilan ni Marcos para ideklara ang martial law sa buong Pilipinas. To set the record straight, ano po ba talaga? Yun po ba'y fake ambush o stage ambush? It was a stage, but I do not know whether who staged it. Okay, so stage okay. Ambush in effect. I could not ambush myself. Yes. Oh. Yeah. Unless you were the one who hired the guys who ambushed you, which did not happen. But we'll leave it that way. But I will tell you that was not the reason why martial law was proclaimed by President Marcos. Noong na-ambush ako, on na ang martial law eh. Sa kanyang panayam kay dating Senador Bongbong Marcos noong September 20, 2018, itinanggi ni Enrile na mayroong mga pinatay noong panahon ng martial law. We did not execute people. If they become a risk to the lives of our soldiers. It's a war, hindi ba? Gerra yun eh. Hanggang ngayon, gerra. Inaambus nila ang mga sundalo, inaambus nila ang mga polis. Ano gagawin ng kapulisan at kasundaluhan kung gano'n ang mangyari? Di ba, barilin din nila. So yung mga armado, ibig sabihin, na kaliwa ay lumalaban. Kumbaga ay nanlaban. Ngayon, kung merong nag-abuso, Apo. Ay dapat sabihin nila ito, ituturo nila. Eh, parusahan. Medyo may di yata naintindihan yung mga tao sa statement nyo doon, ano, nung kasama siguro, nyo si Bongbong. Kasi medyo explicit yung pagkakalahat ninyo. Hindi ako hindi naman ako masyadong magaling sa English at sa Tagalog. Ilocano. Ilocano ako. Sa parehong panayam, sinabi rin niyang walang inaresto noong panahon ng martial law na may kaugnayan sa politika, relihiyon o pagbatikos kay Marcos. I cannot remember that I uttered those words. Okay, that was arrested because he criticized Marcos. Saan ba nang galing yan? Doon po sa tape, nung inyong transcript po, nung inyong interview kay Bongbong. What was in my mind and what I remember, I uttered this, we never killed people with impunity. If there is anyone person who was killed because of his political belief or religious belief, ganun ang pag... Okay. Oh. And arrested, kasama yung arrested. Hindi ko natatanda na I talk about arrest. Sa-segue ko, ako nga ho nahuli. Arrest, search and seizure order, kayo pumirma. Ay, buhay kayo ang pumirma. Oh, buhay ka naman. Student diba? Leader po ay, ako doon sa UP. Ini-interview mo ako ngayon. Opo, pero yung mga arresting officer ko nga po, naging PNP Director General, si Bacalso, NBI Director, si Magtanggo. Oy, maraming mga professor sa UP na inaresto natin at inaresto ko. Noong July 2014, inaresto si Enrile sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. How did it hit you? Alam mo, malo ako ay abogado eh. Alam ko kung may kaso o wala. Okay. Unang-una, alam ko na wala kaming ginawang masama. Pangalawa, nakita ko yung ebidensya nila panay hearsay, panay photocopy ng mga dokumento na ni hindi nila na-identify kung sinong gumawa. Kaya nabubulyaso yung mga hearing. Hanggang ngayon, hindi pa kami nagkapag-umpisa eh. Ngayon, on the merits, ipaubaya ko na lang yan sa husgado at makikita natin ang katotohanan.
Hindi niya raw kilala si Janet Lim Napoles. Hindi ko kilala si Janet Lim Napoles. Ang maraming retrato dyan ni Sinoy Noy Aquino. Si Ruby Tuason, sir? Nakilala ko yun. Bago pa ako naging government official. Ano po ba nakilala? Nagtitinda ng insurance policy nung Dalagas eh. But I do not know her that well. Bakit yung mga iba na mas malalaki ang allocation nila eh, hindi sila nakasuhan? Bakit ho? Ewan ko. Noong August 18, 2015, kinatiga ng Korte Suprema ang petisyon ni Enrile na makapagpiansa dahil sa kanyang edad at kalusugan. Suddenly, nag-file kayo ng Certificate of Candidacy. So parang nakita ng mga tao pa, ala, parang biglang ang super lakas at ready na naman to rumble si Senator Enrile. I never intended to participate in the election until I studied yung proposal na federalism. Okay. Yung proposed constitution na ginawa nila Justice Renato Puno. Okay. Eh nakita ko napakabigat nung mangyayari sa bayan natin. Eh walang nagtatalagay. Okay. Kaya gusto kong dalhin doon sa Senado yun. Kung sakasakali na pag-uusapan, eh gusto kong sumali sa usapan. Pwede po bang gawin yung inyong pakikilahok sa diskurso na hindi kayo senador? O na hindi kayo kailangan tumakbo? Hindi pwede. Sino makikinig sa'yo? Uh-huh. Siguro meron ilan dyan, pero kayo na mamahayag, iintindihan ba ninyo yung mga tao na wala sa Kongreso o sa Kamara o sa Senado? Tila ho ba meron kayong duda na kulang sa galing yung mga ibang senador at kailangan ng Enrile magbalik sa Senado muli? Hindi ko nasasabihin yun. Magagaling lahat sila. Okay. Pero hindi nila pinapalabas yung issue eh. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia nitong Enero ay 17 to 18 ang ranking ni Enrile. Karapat-dapat pa rin daw siya sa tiwala ng mga botante. Senador, kayo po ay 95. Ano po yung garantiya na kakayanin niyo pa yung trabaho physically sa Senado kung sakali kayo ay mahalal na muli? Kaya pa ba talaga? Round 5 na ho ito kung sakali kaya ko pa eh. Kaya niyo po. At saka hindi ako tatakbo kung hindi alam ko na hindi ko makakayanan.